Ito ang kwento ng isang Pinay at Japanese. Yun ang ayon. Kung gusto nyo magpa-shoutout mga Karibil, ito ako mic nyo, pa-shoutout Karibil at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel, nandiyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba pang social media account ko, nandiyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up? Kumusta mga Karibil? It's me, Jomel, ang may pinakalas na pet sa buong kalawakan. Bati ka na. Yes, may gawin mo ba Lord of Games on Earth? At iyon na nga no, mga Karibil, pakita ko muna may computer. Si Gerald at... Gerald, like and subscribe! Ayan, ano yan, Kuya mo? Hello? Like and subscribe, pakisabi mo. Like and subscribe. Ayan, ang pangalan mo? Jerkshire. Ano? Jerkshire. Alvin na lang. Alvin. Nakasubscribe po ako. Ano? Nakasubscribe po ako. Nakasubscribe pala si Alvin, no? Ayan, nagpa-powerpoint siya. Saan mo isa-save yan, yung powerpoint mo? Sa ano? FB, save mo. I-save mo ha, baka kasi mag-brown out. Sayang yung ano, nakasubscribe sa atin si Karibil Alvin. Yan. Bibigyan mo ano na... Bound headset. Bound headset. Yan mga Karibil, no? Ayun, si Gerald pala. Pakita mo na lang si Gerald na Roblox. Si Alvin na nakasubscribe sa atin. Naka-PowerPoint. Nag-aaral siya. Yan. Ang grade mo na, Alvin? First year college. First year college saan? Sa Kalokan. Kalokan. Anong school? Imakulada po. Imakulada. Anong course? BSB. ABSIT. BSIT. Ano yan? BSIT. IT. Ano ba? Okay mga Karibil. Yan. Gagawin natin ngayon. Medyo part 2 to ng anniversary ng isang Pinay at Japanese. Okay. Yung Pinay, auntie ko yun. At yung Japanese, uncle ko yun. Okay mga Karibil. Lolo ko. Oh, lola. Kokorek ko lang mga Karibil, medyo mali yung part 1 na sinabi ko. Ito talaga ang kwento nila. Ito mga Karibil, love story ay ng auntie ko. Yes. At ng uncle ko. Yes. Ano to? Para na rin sa inyo na sa mga nagmamadali sa love, 'di ba? Huwag niyo madali na love don't kasi trust, bro. Ito magiging isang ano to, inspiration message. Oh, inspiration message, inspirasyon. Okay. So, bago tayo magsimula, magdadasal muna tayo. Okay? Dali, magdadasal muna natin ulit sila. Thank you po sa blessing sa araw-araw at sa wedding anniversary ng auntie ko at uncle ko. At protect na lahat po tayo sa lahat na pamahan. Thank you po. Maraming salamat po sa mabiyan na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Thank you po, amen. Amen. Aww. Yan, okay. May yung pinaka kwento mga Karibil, babasahin ni Nathan tapos English tapos Tagalog ko. Ito yung pinaka eksakto kasi kinuwento sa akin yan ng auntie ko. Kaso hindi ko masyado natandaan mga Karibil. At yung nasabi ko sa part 1 mali, okay, kasi baka maano daw ng classmate niya mapanood mali. Pero ano, may konting tama. Pero ngayon ito na yung pinaka eksakto. Ito ang kwento ng isang Pinay at Japanese. Yun na nga. Yung Pinay, auntie ko, lola niya. At yung Japanese, pure Japanese, uncle ko. O game, nung. Simulan mo na. Dali, nung. Basahin mo na yung ano natin. Once upon a time. Dali, lakasan mo. Yung una kasi Japanese. Okay, o. Sige. Sanjo Hashinen Kano Kekon Kinenbi Omedeto Gozaimasu. Parang happy, ano, 38 years wedding anniversary. Congratulations, Auntie Lina and Uncle Toshi. Ano, parang yun yung ibig sabihin. Yes. Okay. Lagay mo na lang ng subtitle dito yung nasabi natin. Okay? Ano yan? Game. Mga Karibil, ito na yung kwento ng isang Pinay na antiko at isang cute Japanese. Yan. Game. Ano ba to? My auntie said she met my uncle in Cebu City. Okay. Na-meet ng auntie ko yung uncle ko na Japanese sa Cebu. Mm-hmm. Next, baba mo yung ano mo, game. Next. Cebu. My auntie said she met my uncle in Cebu City at the hotel where my auntie stayed for a week. Yan, okay, mali yung sinabi ko na nagtatrabaho yung auntie ko sa hotel. Mali. nag-stay siya doon sa hotel for 1 week pala. Hindi siya nagtatrabaho sa hotel. Okay, next. Actually,
Actually, was working in one of the company in Manila as an accountant. Okay. Sa totoo lang, si Manti ko nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Manila. As an accountant. As an accountant. Hindi siya nagtatrabaho sa hotel. Nag-stay lang siya doon for 1 week. Tapos, next. Babangin, ano mo? Next. She was told by the owner to go to Cebu to apply for establishing the new branch company to be registered to the City Hall of Cebu. Okay. Sabi ng company na pumunta siya sa Cebu para may bagong branch kasi yung company nila at i-register niya sa City Hall ng Cebu. Oh. Okay, kaya nandun siya sa Cebu Hotel for 1 week. Parang na ano siya, na atasan na siya, sabi ng company na may magtatayo yung bagong branch nila na company at i-register sa Cebu City Hall. Ulitin mo. She was told by the owner to go to Cebu to apply for establishing the new branch company to be registered to the City Hall of Cebu. Okay. May-ari ng company nila, nakatasan siya na pumunta ng... Ay, may sabi sa kanya magtatayo ng bagong branch yung company nila. At siya ang nakatasan na pumunta ng Cebu at siya mag-register sa City Hall ng Cebu. Okay, next. Yes. Next. It so happened that on the fourth day of my auntie in Cebu from the City Hall... Okay. My... Sandali, patuloy mo. Fourth day ng stay niya sa Cebu, sa hotel. May nangyari na. Okay. Hindi, wala pa. Wala pa. Fourth day ng stay niya sa Cebu Hotel. Next. Ba't ka na Tagalog pa? It so happened that on the fourth day of my auntie in Cebu from the City... May ano, May? My auntie. Auntie mo. Okay. In Cebu from the City Hall. My auntie arrived in the hotel where she was staying. She saw the names of the people staying in the hotel where the room boy is standing in every floor. Okay. Nung fourth day ng Cebu niya, nung fourth day ng stay niya sa Cebu Hotel, may nakita siyang list ng pangalan kung saan yung room boy nandun. Next. Laksan mo naman boses mo, no? Laksan mo. So, my auntie talked to the room boy, what is that name? It's unique. Okay. Parang unique yung nakita niya. May nakita niya sa list. Makarabil ako dapat magbabasa niya na. Pinabasa ko na lang sa anak ko. Okay? Tapos ako yung magtatagalog. Okay, yun nga. Yung may nakita auntie ko sa pangalan na unique yung pangalan. Oo, parang, sa list ng parang hotel. Hindi, parang hindi Pilipino yung name. Oo, dun sa... Okay, next. Tandaan mo kasi kung nasa... The room boy said he is Japanese. Okay, sabi ng room boy sa auntie ko, Japanese yun. Okay, next. Doon na sila nakita. The room boy said he is Japanese. And it so happened that the elevator opened and my uncle come out. Okay, nung pagbukas sa elevator, lumabas yung uncle ko. Okay. It so happened also the room of auntie is just beside the room of my uncle. Okay, alas magkatabi yung uncle ko na room niya sa room ng auntie ko. Magkatabi talaga. Okay, uncle ko na Japanese. Okay, next. So, my auntie returned to her room. Okay. Okay, bumalik yung auntie ko sa kwarto niya. Okay, sa room. Tapos... In the evening, my auntie used to eat outside, so she went to the restaurant beside the hotel for her dinner. Okay. Pag sa gabi, pumupunta siya sa... Restaurant. Sa restaurant para kumain ng dinner. Okay, next. Inside the restaurant, she saw my uncle taking dinner too. Okay. Nung nagdi-dinner siya sa restaurant, nakita niya rin yung uncle ko na Japanese na nagdi-dinner din. Mm-mm. Okay, next. So... My auntie just ignore and after eating the dinner, she will return to the hotel. Okay, nung nakita niya yung uncle ko na Japanese, hindi niya pinansin. Siyempre, parang gano'n naman ang normal eh. Hindi mo naman papansinin, siyempre, hindi mo naman... Kilala, tama. Okay, next. When my auntie entered... Dali lang, inignore niya, so tas, pagkatapos siya kumain, bumalik na siya sa kwarto. Okay, next. When my auntie entered the elevator, she was surprised that my uncle entered also the elevator and mentioned the name of my auntie. Okay. Nung pagpunta niya sa elevator, kasi
patapos siya kumain, sumakay na sa elevator. Nagulat siya, yung uncle ko, kasunod niya. At binanggit ang pangalan niya. Nagulat siya, bakit siya? Okay, next. My auntie was so surprised and asked, my uncle, how did you know my name? Oh, nagulat niya yung auntie ko. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Sabi ng auntie ko sa uncle ko na pure Japanese. Next. My uncle said the room boy told me about you. Okay, sinabi ng room boy sa uncle ko na Japanese yung pangalan ng auntie ko. Next. So they began to talk to each other. Ayun, so nag-usap na sila. Nagkakwentuhan kasi yun. Yun, tapos. My uncle was just in holiday that time, so she went with my auntie in the city hall. Okay, parang nakabakasyon yung uncle ko doon nung time na yon. So, pupunta ng city hall yung auntie ko. Nakwento niya na sa akin buo yan eh. Medyo hindi ko lang na ano eh. Yung auntie ko kasi pupunta ng city hall. Ngayon, yung uncle ko na pure Japanese, naka-holiday siya, kumbaga bakasyon. Sabi nung uncle ko sa auntie ko, samahan kita. Kasi alam ko yan. Nagulat yung auntie ko, sasamahan. Eh, pumayag siya. Okay na, next. On the next day, my uncle returned to Manila for a flight returning to Japan. Ulit. On the next day, kinabukasan, my uncle returned to Manila. Bumalik Manila. For a flight returning to Japan. Okay. Uwi kinabukasan, na pumunta ng Manila ang uncle ko. Tapos, umuwi na ng Japan. Ang uncle ko, yung Japanese. On the next day, my uncle returned to Manila for a flight returning to Japan. Kaya nga, parang uwi na siya. Nung sinamahan sa City Hall ng uncle ko, yung ante ko sinamahan sa City Hall eh. Kinabukasan, umuwi na ng Manila yung uncle ko na Japanese. At umuwi na ng Japan. Di ba? Nakalagay dyan. Okay, next. My auntie stayed in Cebu for 2 days more. Okay, yung ante ko, nag-stay pa ng 2 days doon sa Cebu sa hotel. Oo. When my auntie returned to Manila. Okay, nung bumalik siya sa Manila, auntie ko. She received a letter from my uncle. Ayun, nakatanggap siya ng sulat sa uncle ko. Kasi nung time na yon, mga kabibil, wala pang messenger. Cellphone. When my auntie returned to Manila, she received a letter from my uncle. So from that time, they exchanged. Okay, nung umuwi nga nung Manila yung auntie ko, naka-receive siya ng letter galing sa uncle ko na Japanese. Tapos nagpalitan na sila ng sulat. Mga kabibil, ano yun eh? Ang ilang wedding anniversary na? 38, di ba? Uh-huh. So, anong year yun? 38 years ago. Oh, 38 years ago. Wala pang cellphone. Kaya, letter lang. Sulat pa yung time na yun. So, mamaya mo na kumpitin yan. Again, tuloy mo tayo sa istorya. Ang ganda ng istorya, mga kabibil. Next. My uncle went to Manila, palang bumalik sa Manila, to meet the family of my auntie and proposed a marriage. Iyon, mga kalibil, pumunta yung uncle ko dito sa Manila at namit niya yung family ng auntie ko dito at nagpropose siya ng kasal. Hindi mo, mga kalibil. Next. Bilis ha? Di ba? But ganun talaga ang pag nai-in love, mabilis. Mga kalibil, mabilis. Kaya, yun. Next. But still, my auntie have to finish some work in the company. So, my uncle and auntie exchange letters for a year. Okay. So, nung nagpropose ng marriage yung, ng kasal yung uncle ko na Japanese, hindi pa sila kinasal kasi may tatapusin pa na trabaho yung auntie ko. So, parang nagpalitan pa rin sila ng sulat. Parang bumalik pa yung uncle ko sa Japan. Tapos, nagpalitan pa rin sila ng sulat. Tapos, Then, they got married. Okay. So, siguro, nung natapos yung trabaho, pumayag na rin auntie ko na kasal sila. Okay? My auntie said for her, it's God's will that she met her husband. Ayun, mga kalibid. Kasi parang ang coincidence na makita mo lang siya kung saan. Oo. Doon na. Napaka-hiwaga na magkita sila. Yung inutusan ka ng company, punta sa Cebu. Oo, mga kalibid. Doon mo na nakita yung love life mo. Destiny, mga kalibid. Destiny talaga. Kasi
yung ante ko dito yan eh, sa Manila. Pero sa Cebu, doon niya nakilala yung magiging asawa niya. Mm-hmm. Diba? Kaya kayo, mga kalibigan. Kung hindi dahil doon. Oo, wala. Kung hindi nga dahil doon sa company. Sa trabaho niya na inatasan siya na may lakarin, hindi niya makikilala yung husband niya na uncle ko. Yan, mga kalibigan. Kaya kayo, mga kalibigan, may mga kanya-kanya na tayong destiny naman. Kaya huwag kayong magmamadali sa love. Okay, kusang ano yun eh, kusang dumarating yan. At hindi pinipilit yan kasi pag pinilit nyo, mahirap. Mahirap kasi kunyari, nagbabadali kayo. Wait for God's plan. Ayan, katulad ng sa ante ko, God's will. Kumbaga, yun yung parang... Plano ni God. Ayan, at gusto. Kumbaga, kahit ano pa yung gawin mo eh, no? Kahit, kunyari, ito yung gugustuhin mo. Pero hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. Aray. Wala, di ba? Wala. Walang mayari. Anong aray? Kung hindi, plano kaya, ni God, wala. Oh, kaya, ganit, kaya ito, inspiration to mga kapatid. Kasi yung kasal, tinapos muna ng ante ko yung trabaho niya bago sila magpakasal. Ibig sabihin, mga kapatid, kayo, kung nag-aaral pa kayo, huwag mo na kayong mag-girlfriend, boyfriend. Kung meron kayong makilala at may gusto kayo, ganyan. Kung kayo talaga sa't isa, in God's will, mangyayari yan. Diba? Yun. So, happy wedding, happy 38 wedding anniversary sa auntie ko, Auntie Lina ko, at sa Uncle Toshi ko. More wedding anniversary to come. Ginawa na naman birthday. Ano yung una? I-google mo nga yan, nung itignan natin, translate mo. Dali mga kalibila, i-translate lang namin yung pinakaunang Japanese language kasi. Parang happy anniversary na yun. Eh, translate mo lang. Okay, mga kalibil, tinanslate namin yung unang Japanese language. Sabihin mo na lang. Papakita. Congratulations. Hindi, ito yung Japanese. Na... Sige, sabihin mo yung Japanese. Sanjo, hachike na... Laksan mo naman. Sanjo, hachinen kan no keikon kenenbi omedito gozaimasu. Ah, okay. Ano yan? Ang in English, congratulations on your 38 year wedding anniversary. Yan lang ang isang kwento ng isang Pilipina at isang Japanese. Pure Japanese. Yan. Sana ma-inspire kayo mga kalibil sa kwento ng Auntie Lina ko at uncle ko. No? Kasi bibira ang ganun. Diba? Mm-hmm. Bibira talagang ano sila pinagtagpo. At sa hindi inaasahang pangyayari o lugar. Kumbaga, ano nga, tama yung sinabi ng auntie ko, God's will talaga. No, God's will. Hindi siya pinlano, hindi siya, wala talaga, wala kang idea na mangyayari yun. Okay, so, yun lang mga kalibil, tinama ko lang yung part 1. Medyo mali at kulang. Ito na yung part 2. Ito yung pinaka-eksakto. At napaka-ganda ng istorya nila mga kalibil. Parang nanong ako, naluluha ako kanina. Buti na pigilan ko yun. Yun, 38 years wedding anniversary na sila. So, 22 nung minus 38. Come on. Dali lang, mga kalibil. So, yun, mga kalibil. Ito, kinumpute namin. 2022 ngayon, minus 38 equals 1984 sila kinasal. Dali lang, 1984, anong grade ko niyan? Kasi 1978 ako. 1984, wala pa talagang cellphone niyan. Tapos, wala pa talaga alos lahat. So, yun. Mga kalibil, sana na-inspired kayo. Ako na-inspired ako sa kwento, love story ng isang Pilipina at Japanese Pilipina. Yung auntie ko, Auntie Lina ko at Uncle Toshi ko na Japanese. Na-inspire ako. Yun, sana, yun, na huwag kayong magmamadali sa love. Kasi meron tayong para sa atin na tinadana. Okay? Yan. At God's will talaga yan. May talagang para sa atin. Okay? Kaya huwag kayong magmadali. At huwag yung hanapin. Kusang darating yan. Paano okay? Pa-plano ni God? Bata ka pa lang. Ayun na nga. Basta God's will na yun. Ito naman nagsasalita ng ganun. Wala namang plano si God na ano na kakasama natin. Lahat yan kakabuti natin. Okay? Kaya pero maganda talaga na tapusin yung pag-aaral bago kayo mag boyfriend niya. So yan lang mga kalibigan, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan niyo tong video na to. Sana nakatulong din. Please like, comment, and please share.
Please subscribe. Click nyo na rin yung bell button. Kami-ami. Ha! Para updated kayo pang may bagong upload tayong video ang gasa muli mga bill. Salamat sa panonood talaga. God blessing at boss ulit. Bye. Oy. Ay, ayoko. Banang headset.